namatay ang magtiyo, si Amang at Bisensyo, ang katahimikang tinamasa ng mga aspindor kasama ni Blessica ay pansamantala lamang pala. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang yung katabi. Yung subscribe button mga kabagis ha. Nakita ni Almiro ang pagbagsak ng bangkay ni Bisensyo sa lupa na wala ng ulo. Tangan-tangan pa ni Sinjo ang ulo noon ni Bisensyo at iwinagayway ng marahan sa nakaharap na si Almiro mula sa malayo. Sabay tapon nito. Pwe! Basurang kiwig! Salita pa niya. Samantala naman, itong si Almiro ay mahigpit na nakatikom ang kanyang mga kamao at nanggagalaiti sa galit sa pangyayaring kanyang nasaksihan kasi pinatay na nga si Bisensyo. Binaboy pa ang bangkay at ulo nito ni Sinjo. Trinato yun na parang basura sa harap niya mismo. Puta niyo! Magbabayad kayong lahat! Babalikan ko kayo! Salita ni Almiro sa sarili na nag-uumapaw ang puot sa kanyang damdamin. Sabay pagtalikod nito at punas ng kanyang mga luha. Nag-aapura ng umalis si Almiro noon habang pasan pa rin niya sa kanyang balikat si Crisanto na wala ng malay noon. Kahit na medyo mabagal sina Almiro ay narating niya ang kanilang dating bahay at nadatnan nila noon si Blessica na naghihintay naman sa pag-uwi ni Bisensyo. Mga alas 8:30 nung marating ni Almiro yun. Siyempre, natuwa si Blessica sa pagkakakita niya sa kanyang bayaw dahil ang inaasahan niya kasama na si Bisensyo. Pero nagtaka ito nang makita niyang dalawa lang sila ni Crisanto at nasa balikat pa niya yun na sugatan. Agad na sumalubong noon si Blessica na kalong-kalong pa ang anak nila ni Bisensyo. Kuya? Kuya? Kuya Al? Anong nangyari? Si Sio? Napano? Nasaan? At saka napano si Crisanto? Bakit ganyan? Blessica, ipasok muna natin sa loob si Crisanto upang malunasan ng kanyang mga sugat. Sasabihin ko na lang sa iyo sa loob ng bahay ang buong pangyayari. Malungkot na tunog na pananalita ni Almiro. Agad na pinaibabaw ni Almiro ang kanyang kapatid sa papag nang nakapasok na sila sa bahay. Pagkatapos ay lumuhod ito at nag-orasyon. At nang ilang sandali lang ay lumitaw si Lumik, ang pinuno ng mga sarangay. Alam kong marami na akong utang sa'yo. At bukod sa mga ginto na isang bagay na gustong gusto nyo, at pati ang buhay ng isang nilalang, ay hindi ko pa naibigay. At marami ka nang naitulong sa amin, Lumik. Pero muli sana akong hihiling sa'yo. Nalunasan mo ang aking kapatid at iaalay ko ang buhay ko sa'yo. Pati ang lahat ng mga kalibunan. Ilang segundong hindi nagsasalita si Lumik. Matagal ko nang pinagsisilbihan ang pamilya mo, Almiro. At ilang henerasyon na ng mga aspindor ang napagdaanan ko. At masasabi kong napakamakulay talaga ng buhay nyo. Kagaya ng mga ibang ordinaryong tao na hindi nakakakita sa amin. Dahil ang maliit na bagay ay kaya nyong palawigin at gawing isang malawak na hidwaan. At ito ang nagiging resulta ng mga hakbang na ginagawa nyo. Salita ng sarangay. Nakikinig lang naman noon si Almiro at Blessica. Sige Almiro, kumilos ka. Bigyan mo ko ng konting laway ni Crisanto. Utos pa nito
Agaran namang kumuha ng laway si Almiro sa bunganga ng kanyang kapatid at kinuha ito ng sarangay. Hindi man dumampi ang palad ng sarangay sa kanyang kamay. Pero kasi, yung basang kamay ni Almiro na may laway, malagkit pa nga yun eh, ay bigla na lang natuyo sa harapan ng sarangay na parabang kinuha niya nga ito. Nang matapos yun, ay hindi naman makapaghintay pa si Blessica na sabihin sa kanya ni Almiro kung anong nangyari sa asawa nito. Ibinaba ni Blessica ang anak nila ni Vicencio sa duyan nito. Tapos ay lumayo sila ng konti ni Almiro sa kinahihigaan ni Crisanto dahil parang nagri-ritual na itong sarangay upang gamutin nga si Crisanto. At sa pag-uusap ni Blessica at Almiro nang medyo tahimik lang. Blessica, kinalulungkot kong sabihin. Patay na si Vicencio. Ano? Paano? Salita ni Blessica na hindi na nakumpleto dahil nalupasay na ito sa panghihina sa kanyang nalaman. Sabay patak ng luha nito sa kanyang mga kamay. Anong nangyari, Kuya Almiro? Ano pong nangyari? Tanong ni Blessica sa bayaw nito. Yumuko naman si Almiro para damayan si Blessica. Napatay siya sa laban, Blessica. Salita ni Almiro na mangilid-ngilid na naman ang luha. Pero pilit na niya yung pinipigilan dahil kailangan niyang maging matatag bilang panganay ng pamilya. Halos sila na lang kasi ang natitira at ang anak ni Vicencio na sanggol pa lamang. Nang biglang, Almiro, salita ni Lumek. Sandali. Doon ay inalalayan na ni Almiro si Blessica para paupuin na lamang sa isang sulok ng kanilang bahay dahil sa patuloy pa rin itong umiiyak. Tapos ay agaran nang lumapit si Almiro sa sarangay at nagwika ulit yon ng "Ang laway mo, Almiro, ipahid mo rin sa mga sugat ng iyong kapatid." Wala nang sali-salita pa ay kumuha naman ng laway si Almiro sa kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. At ipinahid-pahid ang mga yon sa malalalim na sugat ni Crisanto. Sunod nun ay umusok ang ilong ng sarangay. Tapos ay hinawakan nito ang katawan ni Crisanto. "Magpapaalam na ako, Almiro." Bakit Lumek? "Kailangan kong pumasok sa katawan ng kapatid mo at makiisa. Dahil yun lamang ang tanging paraan para bumalik ang apoy ng kaluluwa nito. Sa makatuwid, Almiro, sa tagal ng paninilbihan ko sa mga aspindor, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako." Pero, magsasalita pa sana si Almiro, kaso bigla na lang nawala si Lumek. At maraming itim na usok na lamang ang kanyang nakita na pumasok sa dalawang butas ng ilong ni Crisanto, pati sa bibig nito na medyo nakabuka. Nang matapos yun, ilang minuto ang lumipas at katahimikan ang bumalot sa bahay nila. At tanging halinghing lang ng iyak ni Blessica ang iyong maririnig. "Anong mangyayari? Vicencio, paano na kami ng anak mo?" Mga bigkas ni Blessica ng pabulong sa kanyang sarili habang bumabalong sa kanyang mga mata ang luha at kalungkutan na kanyang nadarama.
Nang habang tinitignan naman ni Almiro ang katawan ni Crisanto, unti-unti nang natutuyo ang mga sugat nito sa katawan. Mga ilang sandali pa ay... Biglang pag-angat ng dibdib ni Crisanto, sabay mulat ng kanyang matanon. Tapos ay biglang napabalikwas na bangon ito. Sumigaw ito ng... Kuya Sho! Pagsigaw nito, tapos ay sabay hingal. Agad naman na hinawakan ni Almiro ang dalawang balikat nito. Sabay, To! Salamat! Salamat at maayos ka na! Pero itong si Crisanto, hindi inimik ang kuya niya at inikot nito ang kanyang mga mata ng tingin sa apat na sulok ng kanilang bahay. At ang tanging nakita lang nito ay si Blessica at ang pamangkin nila na nakaduyan. At dun nga ay... Kuya? Si Kuya Sho? Tanong agad ni Crisanto kay Almiro. Hindi nakaimik agad si Almiro. At napalitan na naman ang kanyang kasiyahan sa kanyang muka sa paggising nga ni Crisanto ng kalungkutan. Patawarin mo ko. Pero, wala na ang Kuya Sumo. Wala na ang Kuya Sumo. Pati si Tiyo, pinatay ng mga kalibunan na yon. Nagsakripisyo sila para sa ating dalawa. Sa sinabing yon ni Almiro, napanganga ng ilang saglit si Crisanto. Sabay noon ang bigla ang paglabas ng luha sa kanyang mga mata. Doon ay biglang bumaba si Crisanto sa papag na kanyang kinauupuan. Tapos ay... Hindi! Hindi totoo ito! Kuya Sho! Kuya Sho! Asan ka? Tawag ni Crisanto sa loob ng kanilang bahay. To! Tawag ni Almiro naman sa kanya. At paglingon sa kanya ni Crisanto, inginiwi ni Almiro ang kanyang ulo sabay yuko kay Crisanto na nangangahulugan na wala na nga talaga ang kanilang pangalawang kapatid. Pero hindi yun mapaniwalaan ni Crisanto. Tumakbo pa ito papalabas ng kanilang bahay. To! Mahina ka pa! Awat ni Almiro sa kanilang bunso. Pero tumakbo pa rin papalabas si Crisanto at sumisigaw siya ng... Kuya! Kuya! Kuya Sho! Asan ka? Salita nito ng pasigaw habang patakbo pa ito sa kanilang parang papunta sa kalsada. Pero dahil sa mahina pa ang katawan niya, madali itong nadapa sa lupa. At pagkadapa niya, Kuya! Kuya Sho! Asan ka? Kuya! Iyak nito na may lupa-lupa pa sa bibig niya dahil sa pagsubsob nito sa lupa. Papasunod naman na noon si Almiro sa kanyang likod at nang makalapit ito, agad niyang binangon si Crisanto sa lupa at yinakap niya ang kanyang kapatid. To! To! Wala na ang kuya mo! Wala na! Sumunod din naman si Blessica kay Almiro noon. Kaya nasa tabi na siya noon ng dalawang natitira pang aspindor. At doon ay nag-iyakan na silang tatlo ng tuluyan sa pagkawala ni Vicencio. Sandali pa ng iyakan ay narinig naman nila ang pag-iyak ng bata sa loob ng kanilang bahay. Oras. Oras ang lumipas. At nagdesisyon na si Almiro na kahit namatay na si Vicencio, kailangan nilang maging matatag. Kahit natangan pa nila ang sakit ng pagkamatay ni Vicencio, kailangan na nilang kumilos upang umalis sa bahay na yon. Dahil pag nagpaabot pa sila ng gabi doon, baka sumugod na ang mga kalibunan sa lugar nila. Meron pang alam si Almiro na pwede nilang pagkublian o takbuhan
sa pagkakataong iyon. Kaya habang tangan ang ilan sa kanilang gamit at pati yung bata, ay umusad sina Almiro, Crisanto at Blessica papunta sa isang bayan na sinasabi nga ni Almiro. Sa ilang oras ng kanilang paglalakbay, naabot nila yon. At ang tinutukoy pala ni Almiro ay ang antingerong matanda na si Anaclito. Ah! Kiwig! Bakit ka na pa rito? Bungad ng matanda sa kanila. Mukhang wala yung isa niyong kapatid, ha? Dagdag pa nito. Doon naman ay bigla na lamang lumuhod si Almiro sa harapan ni Anaclito. Humihingi ito ng tawad sa nakaraang nangyari sa kanilang unang pagkikita. At ikinonsidera ni Almiro na baka tulungan naman sila ni Anaclito dahil nga sa napag-alaman naman nilang kaibigan yon ng kanilang tiyo. Kumbaga nakipagsapalaran na lang itong si Almiro kasama yung dalawa at bata na baka sakaling kaawaan sila nito at kandiliin kahit sa maiksing panahon lang sa napakalaking sigalot na nangyari sa kanilang buhay. Nung una ay napaisip pa itong matanda dahil nga ayaw nito na makisama sa mga aswang. Pero nang makita ng matanda ang sanggol na aspindor, nagsalita itong matanda habang nasa likod pa ang kanyang kamay. Ah! Tignan mo nga naman ang buhay. At pagkakataon, tumayo ka dyan, Kiwig. Hindi ako Panginoon para iyong luhuran. Pwede kayong manatili dito. Pero wag mong isipin na tinanggap ko kayo dahil sa mga pamangkin kayo ni Napoleon o Amang. Nakakalungkot lang at patay na rin pala siya. Ay, tatanggapin ko kayo para sa sanggol na hawak ng babaeng yan. At ikaw naman, Iha. Hindi ka aswang pero ramdam kong may tangan kang kaliwa. Ano ka ba? Mangkukulam? O mambabarang? Mambabarang po ako. Ganun ba? Sige, at tatanggalin ko lang ang mga anib sa bahay ko bago kayo pumasok para hindi naman kayo maapektuhan sa pananatili nyo dito. At kayo naman, mga kiwig, marami tayong pag-uusapan. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, tuluyan nang nanatili ang mga aspindor sa kandili ng isang malakas na antingerong matanda. Taon ang lumipas at parte ng isang taon na yun ay ang pag-uusap ng dalawang magkapatid at ng antingero upang sugurin ang mga kalibunan dahil sa nakapagdesisyon na rin ang matandang lipulin ang mga yun dahil sa mga balibalitang nambibiktima na raw ang mga kalibunan ng mga inosenteng tao. Nang isang gabi na nakapaloob pa rin sa isang taon na yon. Iya, napakalakas ng tangan mong mutya, pero hindi nagagamit ang buong potensyal niyan dahil sa wala kang masyadong karunungan. Kung ititiwala mo sa akin na buhayin niyan at pagpapalabas ng lakas niyan, ay magagawa ko yon. Salita ng matanda kay Almiro. Tang, sige o. Ibinigay nga ni Almiro ang mutya ng bulalakaw sa matandang yon. Maya-maya pa ay nagparingas yung matanda ng kahoy na panggatong sa lupa. At nung tuluyan na itong umapoy, binulungan ng matanda yung mutya ng bulalakaw. Pagkatapos ay itinapon niya yung mutya ng bulalakaw sa nagniningas na apoy. Tang, bakit niyo sinunog? Salita ni Almiro. Ni kailanman ay hindi masusunog ang bato ng kalawakan, iho.
Huwag kang mag-alala. Gigisingin lang natin ang tunay nitong kapangyarihan. Oh, sandali. Magdadasal lang ako habang malakas pa ang apoy. Salita nung matanda. Naupo sa isang sulok na lamang noon si Almiro. Habang nakaluhod itong matandang si Anaklito na di kalayuan sa apoy, na nakadipa ang kanyang mga kamay at ang mga palad nito ay nakaharap sa langit. Isang oras na pag-uorasyon ang ginawa nito. Inuutusan pa niya si Almiro noon na lagyan pa ng panggatong na kahoy yun para hindi mawala ang apoy. Pagkatapos magdasal ng matandang si Anaklito, noon ay tumayo na ito sa pagkakaluhod na parabang pagod na pagod ito. Kasi kahit medyo kulubot na ang balat nun, pinagpapawisan pa at may kasama pang hingal. Ah, tara na Almiro, bukas na natin kukunin ang mutya at tiyak na magbabago ang pakiramdam mo pag isinuot mo ulit yan. Nasa'yo pa ba yung tali niya? Opo, Tang. Sagot ni Almiro sa matanda. Nagpahinga na nga ang dalawa ng gabing iyon. Tapos ay kinaumagahan, agara na nilang binalikan ang sinunog nilang mutya ng bulalakaw. Kasama na noon si Crisanto na nanunood lamang sa ginagawa ng mga ito. May mga ilang baga pa noon yung pinagsunugan at umuusok pa ng konti. Nang kumuha ng isang patpat yung matanda, at saka niya pinagtatanggal yung abo nun gamit yung patpat. Tapos ay may hiniwalay ito na bato na nagbabaga pa ng mga sandaling yun. Yun na yung mutya ng bulalakaw. Ah, ayan, kunin mo na. Salita nito. Pero Tang, baka mainit yan ah. Nagbabaga pa oh. Salita ni Almiro. Ano ka ba? Basta pulutin mo. Hindi ka mapapaso dyan dahil ikaw ang kinikilala ng mutya na yan bilang nagmamay-ari. Medyo alanganin pa si Almiro noon na pulutin yon. Pero gaya nga ng sinabi ng matanda, hindi siya mapapaso. At nung pinulot niya nga iyon, hindi siya napaso. Bagkus ay nagulat si Almiro dahil lamig. Lamig yung naramdaman niya nang pulutin niya iyon. Nang nawala na ang pagbabaga nito, ay agad nang ikinabit ni Almiro ito sa kanyang tali upang isuot na kwintas. Ngayon, handa na tayo sa pagsugod sa mga kalibunan! Kasabay ng pagwika ng matanda ng umagang yun, dumating pa ang siyam na antingero na magiging kasangga nila sa pakikidigma sa mga kalibunan kasama ang inang ng mga dumaporte. Kahit gaano pa sila karami, kaming sampo ay sasapat na upang itapat sa mga yon. At kasama pa namin kayong mga kiwig. Mas tiyak na ang ating panalo. Salita ng matanda. Isang araw lang ang lumipas pagkatapos ng tagpong iyon. Sa pag-aagaw ng dilim at liwanag, nasa paanan na ng bundok itong mga antingero kasama si Crisanto at Almiro. Dahil ang bundok na yon ay kung saan dating nakatira ang mga aspindor na sinakop na ng mga kalibunan. At dito na magsisimula ang pagbawi nila sa teritoryo ng kanilang angkan. Alright! Whew! Abangan po natin ang finale mga kabagis, exciting to! So ayun, tama po kayo sa narinig nyo mga kabagis, magfi-finale na tayo ng angkan. Wala muna tayong shoutout ngayon mga kabagis ha, kasi medyo abala tayo eh, hindi ako nakapagbasa ng comment, pinupuso-pusuan ko na lang. So, salamat sa suportang tunay.